What is up guys, this is Kenneth and you're watching Tungs TV. So yun guys, pasensya na nga pala, hindi ako nakapag-upload ng video last month. So medyo naging busy tayo at saka laging puyat kay baby. So ngayong month ng June, try natin mag-upload ng 2 to 3 videos. So para ma-update kayo kung ano yung mga susunod nating video, mag-subscribe na po kayo sa channel na to at hit nyo yung notifications bell para ma-update kayo agad pagka nag-upload na ako. So may mga nanonood sa atin na tingnan nyo naman yung graph, ayan. Mas marami yung mga nanonood na hindi nakasubscribe ko. Kung hindi ka nakasubscribe, hit mo na yan. Saglit lang naman yan. So guys, on today's video, magbibigyan natin yung isa natin bossing na nag-comment. Ayan, may gusto siyang pagawa. Paano raw mag-classifica ng colors ng mga hamster. So, palagay ko gusto niya malaman kung anong tawag doon sa mga patterns or mga color combinations ng mga hamster. Mga mutation nila kung tatawagin namin. So, ang ginawa ko, itong video na to, binidyohan ko yung mga hamster ko rito kung ano yung mga mutations na meron ako, tapos yun na lang yung ibibigay ko sa inyo mutation. Kung may mga alam kayo na patterns na hindi ko na-include sa video, feel free to comment down below para matulungan din natin yung iba nating mga kahabi or ibang pet owners kung gusto nilang malaman kung ano mutation yung meron yung mga hamsters na alaga nila. So yun guys, umpisa na natin to. Ito yung una. So, una natin pag-uusapan ang pinagkaiba naman ng GH at TBH. So, ano ba yung GH? GH, ibig sabihin yan, golden hamsters. So, ang golden hamsters kasi, may eksi ang balahibo. At ang TBH naman, or teddy bear hamsters, ay mahaba ang balahibo. So, parehas pa rin sila namang Syrian hamsters. So, pwede silang mag-mate at magkaroon ng anak. So, magiging mix lang yung anak nila ng pattern nila at ng kulay nila. At saka kung may mahaba at saka may maiksing balahibo. Ito ang itsura ng TBH. So, kitang-kita nyo naman dun sa likod niya, mahaba yung balahibo. At, pero parehas sila na Syrian hamster. So, ibig sabihin ko dun sa parehas sila na Syrian hamsters, pwede nyo silang i-breed. So, may mga nagtatanong kasi, ano ba yung pinagkaiba nila? So, ang pinagkaiba lang nila ay balahibo. Kaya, pag pinag-breed nyo sila, pwede. Kung ako yung tatanungin nyo, ang mas cute talaga para sa akin is yung teddy bear hamsters. Ang problema nga lang, yung downside sa kanya is sumasabit kasi sa balahibo niya yung mga beddings, yung wood shavings. Malakas makasabit, bumubuhol yung hook. So mas kailangan nila ng maintenance. So, ito naman yung pinakakaraniwan na kulay or pattern. Ang tawag dito sa ganitong mutation ay banded black. So, ayan, makikita nyo yung banded. Ibig sabihin ng banded, parang mayroon siyang sinturon. Or may band, rubber band sa kanyang middle part, yung white na yon. Kaya, nagiging classification niya ay banded. At ang kulay niya ay black. Sumunod naman, ito naman yung tinatawag na banded din pero ang kulay niya ay cream. Ito naman yung isang banded ko na adult na siya. So medyo may edad na kaya ayan, nag-iba na yung kulay niya. Parang naging tricolor na rin siya. Tapos, ito naman yung recessive double. So parang mga ito yung mga common sa mga high mute. Recessive double brown. Meron din isa, recessive double naman na black. Ito. Ayan ang itsura ng recessive double na black.
Ito naman yung isa kong recessive double. Kita nyo. Medyo kakaiba siya para sa akin. Dahil tingnan nyo, kulay yung mata niya. Tapos may dalawang kulay siya kung sa may unan. Isang yellow saka isang dove. Ito naman yung pattern na white. Pero black-eyed siya. Tapos ito naman yung black. So, commonly problema natin sa black. Hindi siya mabenta sa pet shop. Tapos, ito naman yung red-eyed white natin. Adult na din siya. So, mas malaki. Nakita niyo yung mata niya. Yung pinagkaiba niya dun sa isang white kanina. So, minsan tawag niya sa kanya ay R-E-W. Ayan yung mata niya pula. Diba? Sunod naman, ito ay ang choco. So, bihira rin naghaharap ng choco, pero pag nakita nyo naman, maganda yung kulay ng choco. Saka parang satin din siya. Ito naman yung solid na yellow natin. Medyo adult na din siya, kaya medyo malaki. Oh, malaglag ka pa. Yan. Hindi niya nakagat. Yan, isa sa mga favorite na kulay ko yan. Yan, hindi ko na binitawan. Binigay ko na talaga sa kanya. Yan, wala pa. Lumalaban. Yan, sa ulo yung kinagat niya una-una sa superworm. Ito naman yung satin ko. So, yellow din siya. Pero satin siya, hindi sabihin kasi ng satin, parang nagre-reflect yung ilaw sa balahibo niya. Parang silk, kumbaga sa tela, silk. Marami rin, in demand din yung gantong kulay, iba gusto nila ganyan eh, yung satin yung kulay. Ito naman, yung susunod, yan yung trico. So, tinatawag na trico siya dahil tricolor siya. Tatlong kulay. Isang black, isang orange, at isang white. So, pinagsama-sama. So, banded. So, may makikita pa kayo na ibang trico, ibang combination niya ng kulay. At saka commonly at saka palagi ang trico ay babae. So walang lalaki na trico. Palaging pag lumabas na trico alaga niyo. Ibig sabihin na babae. So kung sino na nagtatanong naman na paano mo papalabas ng trico, kailangan yung alaga niyo syempre carrier siya. Kung di man siya try ko ngayon, yung mga magiging anak niya sa future, aabangan nyo, may lalabas na try ko. Pero kung yung alaga nyo, wala naman talagang lahi na try ko, hindi lalabas yung try ko. Next, mga TBH ko. Ito yung TBH ko ng isa. Ano bang kulay nito guys? Hirapan akong i-design kung cream ba siya o yellow. Ito naman yung satin ko, dove. So, ang kakaiba pa rito sa satin na to, makikita nyo yung whiskers niya is curled. Ibig sabihin yan, pag curled ang whiskers ng hamster nyo, rex siya. Saka yung balahibo nyo, pulot. So, yun.